Hey guys, it's Minor Silabaro and you are the Sianators and welcome back to my channel! And for today's videos, it's all about skincare na naman, ayan, walang sawang skincare, ayan. So for today's videos, ituturo ko sa inyo or share ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang paggamit ng ECD soap, ayan. Ang for today's videos is panibagong kaalaman na naman ang inyong matututunan sa videong ito. Pero bago ko simulan itong video na ito, unahin ko na yung aking disclaimer. The purpose of this video is to share lamang po sa mga katulad kong mahilig sa mga skincare, ayan. Wala po itong halong kaeksyosan, mga kimerot barurot, ayan. At huwag na natin patagalin itong video na to, let's jump to the video. Unang-una, syempre, kailangan natin basain ang sabon kasi hindi naman ito magbubula kung hindi natin babasain ng tubig, ayan. At syempre, kailangan din natin basain ang ating mukha. For this videos, naka-highlight dito ngayon yung Glutablend soap nila, ayan. Pero yung previous vlog ko, yung ginagamit ko is yung intensive whitening soap. Pero dahil nga nawalan tayo ng stock ng intensive whitening soap, yung ma-feature, ma-highlight dito sa video ito is itong Glutablend soap. So for now, ito yung ginagamit ko, yung Glutablend soap. So yun nga, unang-una is kailangan mo munang basahin ng yung mukha at saka basahin mo yung sabon para bumula. At para sa karagdagang kaalaman lang po, itong video na to ay hindi lang para sa Glutablend. Hindi lang para sa Glutablend soap nila, kundi para ito sa mga sabon ng ECD. Kasi yung ECD is maraming produktong sabon. Meron silang Glutablend, Dark Kojic soap, Glutableach, bleaching soap, intensive whitening soap, peeling soap, at saka peeling soap ata yun. At saka meron din silang sulfur soap. Yun yung para sa mga may acne, yung sulfur soap. And let's go back to our topic for this videos. Yung second step is massage it into your neck and face. Ayan, at iwasan ma-expose yung mata nyo sa sabon. Ayan. So, para sa karagdagang kaalaman, kung gaano siya katagal ina-apply mo sa iyong face, dapat ganun din siya katagal sa iyong neck o kaya sa leeg para magpantay yung pagkaputi, para hindi siya lumilitaw, na hindi yung parang yung face lang yung maputi tapos pagdating sa leeg is maitim. Ayan. Okay, let's proceed to the next step, which is wash your face only in 30 seconds. Ayan, hindi po siya recommended na gamitin mo siya ng matagal kasi nga yung skin natin sa ating mukha is napakanipis lang. Dahil kapag nasusubrahang ma-expose yung ating skin ng sabon is nagkakaroon ng irritation ng ating skin and at the same time nagkakaroon tayo ng breakouts. At yung next is banlawan ito ng maigi at patuyin ito gamit ang towel. At make sure kapag nagpapatuyo kayo ng inyong mukha gamit ang towel is pag-ganon-ganon lang yung pagpapatuyo, hindi yung parang ginaganon kasi may chance na mamula yung ating face kasi nga pag gumagamit tayo ng mga whitening soap is naminipis yung ating skin at may chance na magkasugat-sugat ang ating skin. Dahil tapos ko nang i-share sa inyo kung paano siya gamitin sa ating mukha o sa ating face, mapunta naman tayo kung paano siya gamitin sa ating buong katawan. Ayan. Unang-una, syempre, kailangan muna natin basain ang ating buong katawan ng tubig kasi hindi talaga ito magbubula kapag hindi natin basain. At after that, kapag nagsabon ka na, you can massage it into your body for 2 to 5 minutes. Kung sa ating face is 30 seconds lang yung recommended, sa ating katawan is pwede mo na siyang tagalan. Depende rin yan sa'yo. Pero in my case, tinatagalan ko lang siya ng 3 minutes. Actually, depende rin yan sa gumagamit ng sabon kasi may kanya-kanya tayong skin type. Para sa mga sensitive yung skin, hindi ko ma-recommend yung 2 to 5 minutes na pag-apply. Siguro okay na sa inyo yung 1 minute lang kasi kapag nasusubrahan yung ating skin is nagkakaroon tayo ng irritation at nag-dry talaga siya, lalong-lalo na sa mga may sensitive na skin. Yung pinaka-last is, syempre, kailangan natin banlawan ng maigi ang ating buong katawan. Ayan. At syempre, kailangan natin itong patuyuin gamit ang towel. So, ayan. Ganun lang po siya kasimple kung paano gamitin ang ECD soap. Ayan. Kung paano gamitin ang mga sabon ng ECD. So, ngayon naman is, meron akong i-share some tips. Kung paano ko siya ginagamit. Based on my experience lang. Yung unang tips na i-share ko sa inyo kung paano ko gamitin ang ECD soap, cut the soap into pieces. Ayan, yung ginagawa ko is hinahati ko siya ng tatlong part. Ayan, hinahati ko siya ng tatlong kasi kapag hindi mo siya hinati is kaagad siyang nauubos, hindi siya tumatagal sa akin ng isang buwan. Yung ginagawa ko nga is hinahati ko siya ng tatlong para hindi siya kaagad nauubos at para nagtatagal siya sa akin kasi nga pag hindi ko siya minahati, madali talaga siyang maubos kasi kagad siyang natutunaw. Yung pangalawang tip is huwag mong i-apply directly yung sabon sa iyong mukha kasi nga may mga pagkakataon na yung may mga parts ng sabon na naiiwan dito sa ating mukha, which is hindi maganda yung resulta kasi
may part na kung saan siya nalagyan ng part nitong sabon is yun lang yung puputi. Unlike kung i-spread mo siya lahat, mas maganda yung effect. And, meron akong isang na nakalimutan i-share sa inyo kung paano nga ba talaga i-apply itong ECD soap. Ang pag-apply nitong ECD soap, hindi talaga siya recommended na i-apply siya directly into our face. Dapat talaga yung pag-apply nito ng sabon sa ating face is pabulain muna natin dito sa ating kamay, then tsaka natin i-spread sa ating mukha para mas maganda yung resulta. Okay, let's proceed to the next one, which is yung paggamit ng water-based moisturizer. Kapag gumagamit tayo ng mga whitening soap, kailangan talaga gumamit tayo ng mga moisturizer. Kasi nga, pag gumagamit tayo ng mga whitening soap is nag-dry talaga yung ating skin kasi ini-exfoliate niya yung ating mga dead skin. Surely available naman yung mga moisturizer sa Watson, sa Mercury Drug, o kaya sa mga drugstore, ayan. Pero in my case, yung ginagamit kong moisturizer is yung ECD pa rin, syempre yung foaming cleanser nila kasi grabe ang effect. Talagang namo-moisturize niya talaga. Let's proceed to the next one, which is gumamit ka ng sunscreen o kaya sunblock. Siguro okay na yung sunblock with SPF 30 kasi sa mga panahon ngayon, lalong-lalo na ngayon talaga, ibang klase yung araw ngayon, sobrang init. Ako nga pumunta ako ng Hernani, ewan ko kung kailan yun, grabe yung, yung init doon, yung ano ng araw. Kaagad ako nangitim, ayan, kaya kailangan talaga gumamit tayo ng sunblock, kahit SPF 30 lang, okay na yun, para maiwasan natin, para kahit na ma-expose tayo sa araw, is hindi tayo masunog. Last but not the least, be patient with the result. Ayan, kasi kanya-kanya tayong may skin type. May mayroong ano na kaagad siyang nakikita yung resulta at meron naman mga after 2 weeks pa bago makita yung resulta. Kaya kailangan talaga mayroon tayong mahabang pasyensya.